Okay, so good morning to all the criminology students of Tres Martires City College. So this is the recorded discussion of our next lesson. So review muna tayo, no? Ano ba yung mga lessons na natapos na natin para makita niyo yung progress ng pagkasunod-sunod din ng ating mga lessons. Okay, so the first thing that we have discussed on our day one was about effective essay writing. So it's very important because one day, I think that will be on third year or fourth year, I'm not sure, you're going to write your research paper, and that's why it's very important how to make an essay because research paper is composed of essays, so it's really important. Okay, pangalawa, improving English fluency. How could you improve your fluency? I don't know, no, bakit to diniscuss yun? Because the basic way on how we could improve our fluency in English is just to try. Just try to speak English, and then you will adapt on how to speak it or how to engage in speaking the language. Third one, we discuss as well. Wait lang po ah. We discuss as well on how to we discuss the common mistakes in English language that we should avoid. Although that is parang ano na, parang sanay na tayo dito sa Pilipinas, pero mali kasi eh mali, tama? So paano kung pumunta tayo ng ibang bansa? Madadala natin siya. So we should be aware of that. And then we have discussed as well the noun phrase, noun and its kind, pronoun and its kind, the pronoun and antecedent rules. Okay, so those are the things that we have discussed. So the last lesson, mga anak, before midterm is about verb. Ayan, so verb po ang ating i-discuss sa araw na to. And this is the last lesson that we should be discussing before the midterm. Okay? Ayan, paalala ko lang pala, no, ang midterm ko, mga anak, ay hindi exam. Hindi ako nagpapa-exam during midterm. Ang ire-require ko sa inyong gawin ay vlog. So, sa vlog na yon, mga anak, gaano kahaba, ma'am? At least 2 to 3 minutes, ganun lang. Kung gusto niyo pahabaan, bahala kayo. Basta minimum of 2 minutes. 3 minutes rather. Hindi naman masyado ng 2 minutes. Pwede niyong i-edit. Kayo bahala kung anong mga gagawin niyo para maging ano siya, parang creative. Kayo pang bahala. So, ma'am, ano po ang content nung ano namin? Nung aming vlog. So, pipili kayo ng lessons. Lesson, isa lang. Doon sa lahat ng na-discuss natin, balikan niyo yung notes mo nyo. Balikan niyo yung ano, yung mga YouTube link na sinend ko sa inyo. And then, ang gagawin niyo po, what you have learned. Pipili kayo ng isang topic doon. Tapos, explain niyo lang kung paano niyo siya, kung ano yung natutunan niyo sa topic na yon. Tapos, at sa tingin niyo, paano niyo siya magagamit sa totoong buhay. Okay? So, ma'am, required po ba na mag-English kami all the time? No, hindi po. Taglish will do. Basta wag naman plainly Tagalog, ha? Mag-English kayo kahit konti. Ayan, alam ko kaya yan ang criminology. So, ulitin ko, in 2 to 5 minutes, gagawa kayo ng vlog. Hindi kailangang English. Ano ang content ng vlog? Pipili kayo ng lesson na na-discuss natin sa ESL 1. Tapos po, ano yung pagkakaintindi nyo sa lesson na yon? At paano nyo siya may i-apply sa buhay nyo. Kasi lahat ng naituro natin is kailangan natin sa totoong buhay. So, yun po. Pili kayo. Verb ba? Pronoun and antecedent rule ba? Pronoun and its kind ba? Noun and its kind? Noun phrase, common mistakes, improving English fluency, or effective essay writing. Pili lang kayo ng isa doon. Tapos, yun yung content ng vlog nyo. Pwede i-edit. Pwede lagyan ng background music. Kayo, bahala kung paano nyo siya gagawin. Ganon. Yun ang midterm natin. Ma'am, saan nilalagay? Mag-provide ako ng G Drive. You have to save as your video as MP4 para ma-save doon sa G Drive na gagawin ni Ma'am Sheena. Okay? Malino tayo dyan, ha? Kaya panoorin nyo tong nirecord ko kasi hindi nyo malalaman kung ano ang midterm nyo kung hindi kayo nanonood ng ayos mga citizen ko. Okay po? Okay, wait lang po.
Okay po. So, pasensya na. Medyo may sipon-smushy na. Ayan po. So, what will be our focus for this morning? Our topic focus is the definition of verbs and different types of verbs. Mga anak, you are already college. It really hurts me yesterday when I heard a grade 12 student who do not know what is noun. Anong noun, anong adjective, anong verb. Mga anak, dapat alam niyo itong mga bagay na to kasi you're already college. Nung elementary kami, pinupok kami ng teacher namin hanggat di namin nasasaulo o nakakabisado. Anong difference nitong tatlong to? Mga anak, pag sinabi nating noun, yun yung pangalan. Pangalan ng tao, hayop, bagay, sitwasyon, lugar, at kung ano-ano pa. Yun ang noun. For example, religion. Ang religion, mga anak, ay noun. Ang tawag doon ay common noun. Kasi, ba't siya tinawag na common noun? Kasi, hindi siya specific. Pero kapag sinabi natin born again Christian, Muslim, Catholic, ang tawag doon ay proper noun kasi specific na siya. And marami pang kinds. Basta mga anak, pagpangalan ng tao, sitwasyon, lugar, hayop, at kung ano-ano pa, basta pangalan, tawag doon, yun ay noun. Malinaw tayo, criminology. Ayan. Tapos po, kapag sinabi naman natin adjective, salitang naglalarawan sa Tagalog. Okay po. Ang kanilang simbahan ay malawak. Ang salitang malawak ay adjective. excuse me, ang kanyang Renault ay bilog. Ang kanilang sasakyan ay maganda. Ang kanyang nanay ay matanda na. Lahat ng nagde-describe doon kay noun sa nanay niya, sa yung simbahan, yun ang mga noun, tama po. Yung malawak, maganda, matanda, adjective ang tawag doon. Malinaw tayo criminology? Ha? Pag sinabi nating noun, pangalan. Pag sinabi nating adjective, naglalarawan doon sa pangalan. Malinaw. Kapag tumingin ka sa bahay niyo, sa paligid ng bahay niyo, tinignan mo ang mama mo, kapatid mo, how will you describe that person? Ang tawag natin doon ay adjective. Naintindihan? Okay, so sana malinaw yun, no? Kasi yun yung mahalaga sa ESL, eh. Paano kayo matututo ng English at ano mga tawag doon sa part of speech? Okay po? Let's continue. Okay, so ngayon, naalam na natin yung noun tsaka adjective. Ano naman po ang verb? Okay po. So, verb are words. Wait lang. Ayan. Verbs are words that expresses action. Verbs are words that express action. So, pag sinabi daw pong verbs, yun daw po yung salitang nagsasabi or nag-i-indicate ng kilos. Okay? Kanina, balikan natin. Ang noun ay pangalan. Ang adjective ay salitang naglalarawan doon sa pangalan. Pag sinabi naman nating verb, is salitang kilos na ginagawa or na, tama, na ginagawa ni noun. Okay po? Nung pangalan. Naintindihan natin? So sabi dito, verbs are action words that expresses actions or movement. Okay? So for example, mga anak, the children play outside. So, dito sa sentence na to, sa unang sentence, ang children ay example natin ng noun. Tama? Kasi pangalan siya ng tao eh. Okay? Hindi pangalan na pangalan talaga, Joshua, like that. Okay? Ang tawag sa children ay common noun, mga anak. Kasi hindi siya specific. Sinong children? Sinong mga children? Sinong bata? Anong pangalan niya? Hindi ganon. Ang tawag doon kapag in-specify natin ay proper noun. Kapag hindi siya specific, like children, religion, food, ano pa, ano pa po ba, weather, ang tawag doon ay common noun. Kasi kapag inanalyze mo ang bawat isa doon, meron pa siyang mga uri, okay? Yung mga uri na yon kapag iniisa-isa mo, ang tawag doon ay proper noun. Kapag doon tayo sa kung ano yung tawag doon, kabuuan, ang tawag doon ay common noun, okay? Proper noun kapag specific, common noun kapag yung mismong buo, yung mismong buong grupo, yung buong tawag doon sa bulk na yun. Okay? Okay. So, in this sentence, okay, this is a sentence, pag-anak pala. The children plays play outside.
Okay, ang tawag dyan ay sentence. So, sentence siya kasi number one, may tudok siya sa dulo. It starts with capital letter. May subject tayo. Ang subject natin ay si children. Okay? Criminology, pag sinabing subject, yun po yung pinag-uusapan sa isang sentence. Sino po ang subject natin dito sa sentence na to? Ang children. Okay? Ano ang ginagawa ni children? Lahat ng bagay na nag-i-indicate ng paliwanag or ng explanation tungkol dito kay subject, ang tawag natin doon ay predicate. Okay? So, ito, subject to, children, the children. Subject ang tawag dyan, mga anak. Kasi sila yung topic doon sa sentence. Kumbaga sa chismisan, yung tawag po doon sa pinag-uusapan, yung sino ang pinag-uusapan yung subject yon. So, lahat ng detalye na sinasabi nyo tungkol sa kanya, ang tawag doon ay predicate. So, ito, play outside is an example of predicate. Okay po. So, dito, kung mapapansin natin, dito sa play outside, dyan sa predicate, merong salitang play. Ang play, mga anak, is tinatawag nating verb. Okay. So, bakit kaya siya verb? Ma'am, bakit hindi siya adjective? Kasi hindi siya naglalarawan ng katangian ng children, kundi naglalarawan siya or nag-i-indicate siya ng kilos kung ano ang ginagawa ng children. Naintindihan niyo po? So, kapag sinabing verb, salitang kilos. Okay? Si Joshua ay lumabas. Ang salitang lumabas ay verb. Si Joshua ay kumakain. Si Anna ay naliligo. Kami ay nag-aral. Lahat ng mga bagay na iisusunod natin doon sa subject na nag-i-indicate mga anak ng kilos, ang tawag doon ay verb. Nung nakaraan, nagtanong ako sa grade 11, anong verb? Ma'am, yung lumilipad. Okay, hindi po yun verb. Ibon yun, bird yun. Naintindihan natin? Okay. Ayan, college na kayo. Dat alam niyo yung mga yan, ha? So, alam na po natin ang kaibahan ng noun, adjective at verb, ha? Pag noun, salita na, pangalan ng tao. Pag adjective, naglalarawan sa katangian ng tao. Pag verb, naglalarawan sa kinos na ginagawa ng tao or ng kahit ano. Naintindihan niyo po? Ang aso ay tumatahol. Ang salitang tumatahol ay verb kasi kilos siya na ginagawa ng aso. Naintindihan natin? Okay, here. I watch a movie every Friday night. So, sino ang subject natin dito? Sige nga po, try to answer. Okay, ang ating subject dito is I. Kasi sino ang pinag-uusapan? Sino daw po ang nanonood ng movie every Friday night? I, ako. Tama? So, ang subject dito is I. So, ano daw pong ginagawa niya? He or she watch a movie. So, yung watch mga anak, ang tawag doon ay verb. Kasi nag-i-indicate siya ng kilos na ginagawa nung tao. Naintindihan niyo po, bakit hindi siya adjective? Kasi hindi siya naglalarawan ng katangian, kundi nag-i-indicate siya ng action na ginagawa nung subject natin. So, malinaw. Very easy yan, ha? Criminology, actually, unang tinuro yan ay elementary. Okay? So, naintindihan ko naman, nakalimutan natin. Pero, dapat, maintindihan pa rin natin yung mga bagay na yan. Kasi kapag di nyo alam yung mga yan, hindi kayo makakagawa ng maayos na sentence. Ito pa. Okay, balikan natin yung the children play outside. Balikan nyo yan. Ayan. So, kung mapapansin nyo yung children tsaka play, tinayin nyo lang yung word na children tsaka play. Okay, gusto kong tingnan nyo mabuti, ha? Okay. So, yung children ay plural na tinatawag. Mga anak, pag sinabing plural, marami. The students, the schools, marami yon, tama? Maliban sa may S sa dulo, marami talaga yon. Okay? So, kung mapapansin natin sa sentence na to, ang children, ang salitang children ay plural. Pag singular, isa lang po. Okay? Joshua, Anna, yun ay singular. Kasi po, isa lang sila. Isa lang yung tao na ini-explain or isa lang yung tao na subject natin. Okay, yung children, mga anak, ay plural na tinatawag. Ibig sabihin, marami. Okay po, children. Siguro kung i-imagine natin sila, tatlo sila, apat, lima, ganun. Okay? Tapos, tinan nyo yung salitang play. Okay? Meron tayong subject and verb agreement na tinatawag, mga anak, criminology, ganito. Kapag po ang subject ay singular, dapat po, singular. Pag sinabi singular, isa lang. Dapat po ang verb niya ay may S. Okay? So, baguhin natin itong number one na sentence.
The child plays outside. Naintindihan nyo? So ngayon, na plural ang ginamit nating subject. Walang S si dulo. So ma'am, bakit balik parang baliktad? Dapat, kailangan may S yung singular. Eh di ba ang indication ng S ay marami? Hindi po. Sa subject and verb agreement, kapag isa lang ang subject, yung verb o yung action words na susunod doon sa subject ay dapat may S. Kapag po marami, kapag po marami ang ating subject, si verb na susunod doon sa subject ay dapat walang S. Intindihan niyo po. Pero ma'am, bakit yung number 2, I watch? Sabi niyo po kapag isa lang yung subject is dapat may S or ES sa dulo. May consideration tayo. Okay? Yung I, mga anak, tsaka you. Okay? Yung I, tsaka you, wala pong S or ES sa dulo. Pero the rest, meron na. Okay? So, palitan natin itong the children. We play or plays outside. Sagutin niyo nga po sa isip niyo habang pinapanood itong video. Okay, so yung tamang word na gamitin natin ay play. Kasi ilan? Ilan tayo na naglalaro sa labas? Marami tayo. Kaya play, walang S. Okay, so another example. Adrian, play, plays outside. Sagutan po natin sa ating isip. Okay, ang tamang sagot ay plays. Kasi ilan si Adrian? Isa lang. Naintindihan po? I, play, plays outside. Okay, sabi ko kanina may consideration tayo sa I tsaka sa you. Ang tamang sagot ay play. You understand that? Okay, so sana naintindihan natin yun mga anak ha para makagawa kayo ng tamang sentence. Ito pa, Joshua and Anna, is or are? Mga anak, ang tawag doon sa is, are, we, were, be verb. Okay, so verb sila, salitang kilos sila. Ano po sa tingin nyo? Joshua and Anna is are playing outside. Okay, are. Kasi po mga anak, dalawa sila. So ginagamit natin yung is, yung is, kapag isa lang ang subject. Kapag dalawang subject at mas marami pa, ang gagamitin natin ay are. A-R-E. Okay, so I hope that's clear. Let's move on to the, what's this? To the kinds? To the types of verb. So we have the first type of verb, which is the action words. It expresses action or movement. Okay, so marami tayong types of verb under action words. So number one is regular verb. Tingin tayo dito. Ayan. Regular verbs are known for their consistent change with when transformed to their simple past and past participle form, they end with DED or IED. So, simply put, mga anak, pag sinabi natin regular verb, ito po yung may DED, IED sa dulo. Huwag niyong pahirapan ang sarili niyo. Pag regular verb, may dinadagdagan natin ng D, ID, or change Y. Ayan, tingnan niyo example dito. Change Y to I and add ED. Okay, regular verb ang tawag dyan. How about the irregular verbs? Dito tayo tingin. Irregular verbs make their simple past and past participle forms into four ways. So there are possible four ways. Ilan daw po? Apat na paraan para makagawa tayo ng irregular verbs. So number one, no change in spelling. So there would be possibility mga anak na kahit na past tense, hindi siya mag-change ng form or ng spelling or ng kahit anong uri. So, ang tawag po doon ay no change in spelling under irregular verb. Okay, so the base form, for example, the base form, cause, ayan. Cut, hurt, let, put. Kung titignan natin yung past simple nila tsaka past participle, ay hindi po sila na bago. Okay, wait lang po ha. May reply lang ako mahalagang chat. Okay, let's go back. Okay, so number two, under irregular verbs, same spelling. Okay, ayan, so same spelling tayo. So bring, broth, brought. Okay, yung past simple niya, tsaka yung past participle niya ay hindi parehas. Okay po, so makikita natin siya ay hindi parehas. Parehas pa rin sila, there's no change in spelling.
Okay, so ang tawag doon ay irregular verbs. Okay po. Felt, felt. Ayan. Ayan po. Next, we have back to original. For example, came, come. Okay, became, become. Run, run. Okay po. So, back to the original. Kasi ang base form natin ay come, become, run. Okay po. So, mga anak, ituturo ko yan. Kailan po ginagamit ang kailan ginagamit yung past participle tsaka yung past simple. Okay po. So, para mas maintindihan natin. Pero wala tayo dun sa topic na yon kasi dun yun sa sentence-based. So, wag mo na yon. Okay po? And then, the last one is the, wait lang po. Ayan, totally different. For example, ayan, punta tayo dun sa broke. Broke, broken. Shows, chosen. Okay, did, done. Actually, mga anak, pag marunong kayong gumawa ng ano, ng isang sentence, madali na lang sa inyo para identify ang mga yan. Pero alam ko kaya yan ng terminology, no? Okay, so yun po. At saka hindi naman natin totally kailangan ma-perfect tong mga to. Kasi kayo as criminology student, you just have to learn basic English. So no pressure to that, okay? Ayan, so the second type of verb, ito po yung una nating type of verb na diniscuss, that is the action words. Now, we have linking verbs. Show connection between the subject and the complement. So, under linking verb, we have be verbs. And yung sinasabi ko kanina, yung is, are, am, was, and were, ay tinatawag natin be verb. Di ba lagi natin nakikita yung is, yung are, yung was, yung were sa mga sentences? Ang tawag doon ay be verb. For example, the kids are hungry. Jason was interested to collect stamps. I am delighted to see you. So mga anak, tingnan niyo yung the kids are hungry. Ilan po ang topic, ilan po ang subject natin? Marami. Kasi kids, ang ginamit natin ay are. Kaintindihan niyo po, paano kapag the kid and I is or are po? Ano po sa tingin niyo? Criminology. Okay, are pa din. Kasi kapag pinagsama mo si kid, yung bata, tsaka ako, marami na kami. Kasi more than one kami. Intindihan niyo po? Jason was. Kasi pag sinabi nating was, it indicates singular subject. So, si Jason ay isa lang naman. So, tama po yun. So, I am delighted to see you. Okay? Okay, under linking verb, we have the verb of senses. Okay, it appeals to the senses. Okay, so for example, the flower smells nice. Okay, so that's an example of the verb of senses. Okay, kasi yung smell is an indication of the sense of human. So that is the indication of senses of a human. So the flower smells, 'di ba? Ang smells pag tayo umaamoy, it indicates action. 'Di ba? Lumalapit tayo dun sa inaamoy natin at saka po binubukan natin ng ang ating nostrils or ang ating ilong. So that indicates action. Verb ang tawag doon. At specifically sa type of verb, ang tawag doon ay verb of senses. Okay. Next, we have the helping verb or the auxiliary verb. Ito po ang pang-ilan na ba natin? Ayan. So this is our next type of verb, helping verb, and auxiliary verb. Tingnan nyo yung explaining na auxiliary. Dapat alam natin yan, ha? Okay. So, when we say auxiliary verb, they come with an action word as they complete the thought of an action, specifically when the action happened in time. Okay. So, for example, Andrew will wash the dishes tonight. Shelley has taken a flight to China. So, balikan natin. Sabi dito, action word as they complete the thought of an action. Specifically, when the action happens in time. So, kapag tapos na po yung ano, so, ang indication po nung auxiliary verb is kapag mangyayari pa lang ang sitwasyon at saka nangyari na. So, tingnan niyo yung number one. Andrew will wash. Kailan daw po kaya maghuhugas si Andrew? Mamayang gabi. Kaya siya ginamitan ng will. Naintindihan natin? At yung kay Shelley, na nangyari na yung action na kapag flight, na kapag nakasakay na siya ng inoplano, nakapunta na siya sa China, ang tawag doon ay indication doon is tapos na yung action. Kaya ang ginamit nating auxiliary verb ay has taken. Malinaw? Next, we have emphatic verbs. We have does, do, and then.
So emphatic verbs are used to give greater emphasis to the idea expressed by the verb. Okay, empathy. Empathy. Kaya siya tinawag na empathy. Kasi po, ay ng empathy kasi po, it shows empathy. Okay, for example, Paul does want to have a pet. Okay, the children do read, think novels during English class. My mom did bake cookies for me and my classmates. So, if we notice, yung mga naka-highlight na words, do, did, and thus, that are example of empathic verb. Okay, so we are done. So, balikan natin. Ilan po ang na-discuss natin types of verb? Wait lang po ah. Okay. Wait lang po mga anak. Okay, mag-aral kayo mabuti ha. Hirap ng buhay. Masarap sa inyo. Ayan. Number one, action word. Yan ang number one natin. Number two is linking verb. Number three is auxiliary verb or helping verb. Number four is emphatic verb. Ayun. So, yun po ang ating types of verbs. Apat. So, under irregular verb, meron din po tayo. Okay? Under irregular verb, under the action word, we have no change in spelling. We also have same spelling, factor original, and the totally different. So, I have here an exercise. So, what are you going to do? You are going to type this, mga anak, sa isang word file. Okay? Ita-type natin sa word file. Tapos po, sa loob, sa doon sa word file, paki-underline. Marunong naman na kayo mag-underline sa word, di ba po? Paki-underline yung ating, what's this? I-underline po natin ang ating verb. Ang ating verb, tapos i-identify po natin kung alin siya dun sa apat na uri ng verb. Ulitin ko, we're going to underline the verb indicated on each sentence. Tapos po, after the sentence, you're going to what's this? You're going to write what kind of verb is that. Okay po, naintindihan. Or pwede naman mga anak na pag nabasa nyo to, isulat nyo na lang kung ano yung verb doon sa papel. Okay, tapos after nung verb, lagay nyo ng dash o ng guhit, tapos po, i-identify nyo anong uri ng verb yan para hindi na kayo mahirapan, okay? Isulat na lang ang verb, after ng verb, lagay nyo ng guhit, tapos po guhit, after nung guhit po or nung dash, is lagay natin yung uri ng verb, alin siya dun sa apat, okay? And then, exercise number two, give one example of sentence on each type of verbs. On each sentence, underline the verb you use. So, after mga anak nung 1 to 5, diretso na kayo dito. Lagyan nyo ng, ano, ha, ng label, exercise 1. Pagtapos nyo na yung 1 to 5, exercise 2, tapos gawin nyo na to, 1 to 5 ulit. 1 to 4 pala naman ito. Okay, so sa isang word file lang ito, huwag na po ihiwalay kasi mahirapan si Ma'am Sheena mag-check. So, yun lang po ang gagawin natin. So, I hope you learned something today, mga anak. Pakinggan nyo ito mabuti buo kasi hindi nyo maintindihan ang mga gagawin dun sa simula sa midterm requirement ni Ma'am dito sa dulo, yung activity na gagawin natin. Okay, so thank you so much for listening, Criminology. I hope you had a good day. At mag-iingat lagi, mag-pray lagi, at magsimba, at maging mabait sa bahay. So, thank you so much for listening. Goodbye, everyone.